Okay na ba? Marami. Nag-neno ka ba ng cellphone? Sanay. Uwi na kayo mamaya? Mamaya. O bukas mamaya. Mamaya punta ko sunog. Saan sir? Masayko. Okay. Anyway. Mayor? Win. Sa bawat pamilyang Pilipino na may makakain tayo at may maisasakain tayo sa bigas. Pero itong mga magsasaka natin na sinasabi nga nila sa akin na sobra naman ang pagtaas masyado ng fertilizer at nahihirapan na talaga sila dahil lugi-lugi na sila sa pagsasaka. Pangalawa, ang ipinakikisuyo nila kung po pwede maribisa yung rice tarification nyo, lalo na yung quantitative portion. No? Kasi masyado naman palasak yung pasok ng bigas sa ating bansa through importation, wherein nalulugi na yung ating mga nagtatanim kasi hindi mabili yung kanilang bigas sa tamang presyo o kahit papaano kumita man lang. Madalas ay hindi lugi sila. So that's why here in Kalinga, I made a commitment kanina na una, ipariribis ako yung rice tarification law. Two, habang ginagawa yung batas, because it will take time no, na maipasa yung batas, baka naman mamaya, wala nang magtatanim at lugin-lugin na. So, bilang estado, bilang bansa, eh meron naman tayong kapangyarihan doon sa qualitative portion. Sabihin, pahirapan natin na mag-import ng walang pakundangan, kundi doon tayo gagamitin natin yung kakayanan natin bilang estado sa quality ng mga produktong imported na ito. So doon, dadaan sila sa butas ng karayot. Sir, with regards to that, magadamay na rin yan doon sa ating anti-smuggling campaign para sa iba pang mga produktong pagkakarayot. Mapangalagaan naman at mabigyan at least mapanatag yung mga magsasaka o nagtatanim o nag-aalaga ng hayo na yung kanilang pinaghirapan na ay mapakinabangan ng kanilang pamilya. So yung food security is really very important nowadays. During the pandemic, naramdaman natin yan. Ngayon, may uncertainty in the world because there's so much animosities between countries. And hindi malayo, sana wag naman mangyari, katulad na nabanggit ko sa posibleng crisis sa Taiwan, saan malalagay sa alanganin ang buhay at kaligtasan ng about 150,000 na OFW. So yun ang commitment ko dito pa. Kaya nga, ngayon nga oversupply. So there is balance on everything. Kasi kung may magandang demand, matutuwa naman yung ating mga magsasaka. Kaya ang problema, walang demand, so binabarat sila ngayon. Kasi umaapaw yung bigas sa Pilipinas. O ngayon, susunod, sabi ninyo, yung sibuyas naman, ang tatamaan sa Negresia. So sinasabi natin, dapat there is balance on everything. Maganda intensyon, pero pagdating sa implementasyon, baka naman naaabuso na ng ilang individual lamang at sila lamang ang nakikinabang. Pangalawa, nagtataka ako, bakit naman sumobra ang taas ng presyo ng fertilizer? Itong fertilizer, about a year ago, almost 900 pesos, 1,000 pesos lang. Ngayon, 2,500 na, 2,600. So kahit naman kayo lumugar sa buhay ng magsasaka, yung muli po ka araw-araw,
sa gitna ng init ng araw. No? Minsan, pagka minalas-malas ka pa, mabagyo, masalanta ng bagyo yung pananim mo. So, parang wala ka ka pala panalo. So again, if we really believe food security is threat to national security, then we must confront and address this in favor of our agriculture. George? Mayor, dalawang araw kayo sa Cagayan Valley. Ngayon, nandito kayo sa Cordillera. Naramdaman nyo ba yung sinasabing meron daw solid mo? Hindi ko alam kung yun ba yung urban legend o ano. Basta ako, masaya ako, yung mga tao, pinapakitaan na lang kami ng mainit na pagtanggap. In fact, as you can see here, in this region, makikita mo, napaka-konti ng populasyon dito. Pero kahit ano pa, sama-sama sila o nagpaparamdam sila na welcome tayo dito sa Cavite. So we will continue to do so wherever it is, whether it is in Southern Luzon or Northern Luzon. So basta ito naman, naniniwala ko, anumang tigas ng bulalo, lalambot ninyo. So if the truth behind the question, eh sana makaamot man lamang ako ng counting boto. Kahit konti lang, masaya na ako. Mayor, what's the event daw? President Duterte, sasamahan na sa pag-iigot. Ipipiliin nila ang kandidato ng PDP. Talaga? Kayo ba ay napag-usok na ako? Wala pa. Hindi pa ako nasabihin. Pero sa ako, Romel, kailangan ko ng lahat ng uri ng boto. Of course, lalo na mabigat itong laban natin. Kailangan ko ng tulong ng bawat Pilipino. And that includes the president. Because he's still a voter. Kumakuha ko man lang yung boto niya, maraming salamat. Kasi ganun naman ang ginagawa natin ngayon. Pumupunta-punta tayo sa iba't ibang dako ng bansa na nagkukumbisi, sinusulyo ang tao, at dumidiretso tayo sa tao. So we will continue to do so. Kasama, Carl Balita, Mira Guto, Joe Petsison, at ang aking partner, si Doc Willie. Hindi kami titigil. May awa ang Diyos. And I'm always hoping for the best. Sabi nga, ang pobre hindi nakakapamili. So mahirap itong laban natin, pero ako, naniniwala ako may Diyos naman. At saka naniniwala ako, marami talaga, silent majority. Hindi kayo walang pag-baskin po si Sir Jan. Wala bang mga flyers? Tolits sa tolits ka. Wala ko sa mga flyers. Napaka ma-resolve yun. Wala ko mga pag-baskin po. Napaka sure ka. Big clap mo. Hindi na pa buwa nararamdaman. Hindi, but you know, Romel, sa ating mga kababayan, kung ako'y magustuhan nila, kung ako'y susuportahan nila, hindi man kalabisan, humingi ako ng extra effort na sana dumami pa tayo at magparami pa kayo. Kumbisi tayo dahil haba pa ang panahon, 60 dias pa mahigit bago dumating ang pag-uubo. Mayor, mabalik ako dun sa issue ng Ukraine, no? If you watch developments, inatake ng Russia yung isa sa mga nuclear power plants sa Ukraine. So sir, you have said na hindi na dapat natin buhayin yung bataan nuclear power plant. If halimbawa, sir, na by 2027, 2028, palaging kayo, makapagtayo tayo ng nuclear power plant, how will you make sure that that plant is environmentally safe, and it will be built na para walang duda yung tao din sa integrated plant. One, nuclear power plant sa Bataan, gagawin ko siyang Silicon Valley. Kasi sayang naman, pag-aari ng gobyerno, let's make use of it, but not for creating power source via nuclear. No, kasi kawawa mga taga-Bataan. At hindi pa ako naniniwala, sa panahon natin ngayon na tayo ay masinop o mainam mag-alaga ng ganong uri ng delikadong pasilidad. No? Hindi pa. Well, I am just being honest to you. Napaka-delikadong alagaan,
i-maintain, patakbuhin ang nuclear power plant. At alam natin, konting disgrasya lang, people will die. The farms, the air, the water will be polluted and deadly for human beings. So for now, there are other sources of getting electricity. One, the regular one is coal or mga fossil fuel. But also, there are technologies nowadays na pwede natin magamit, whether it is hydro, geothermal, and sun, solar, and so on and so forth. So, gamitin muna natin yung available technology na mas safe, renewable, and sustainable. So, categorically, sir, for now, hindi ka muna, against ka muna sa nuclear power. Yes, kasi far-fetched pa yun. Kasi meron pang available way. Yun ang tingin ko dapat natin patungan. Now, with regards to nuclear power plant sa Bataan, inasusan na yun ng gobyerno. Hindi naman nagagamit. Mukhang matibay yun. Not for nuclear power source, but for other means. We'll make use of it to create more jobs in the province of Bataan. Okay, good. Ay talaga susulat tayo sa Kongreso. Talaga. Yes, of course. We want, as you all know, hindi naman kaila sa inyo, modesty aside, kilala nyo naman ako mabilis kumilos. So, we'll make sure important matters and things that matter sa katatayuan ng buhay ng tao na papagaang pataas ang antas sa pamumuhay niya will be in the priority legislation na isusumitin natin sa ating Congress. George, you were saying? Kasi hindi ko alam kasi ako, basta ang paniwala ko, lahat ng Pilipino pwedeng makapamili ng kanilang kandidato at kanilang kampanya. Pero kung halimbawa lang yung kampanya, yung political rally itself ay ginagawa sa loob ng simbahan. Sabihin, magkaiba yung endorsement, magkaiba yung kinakampanya nila sa personal nila. Outside of the church, I think that is normal. What is abnormal is the house of God became the rally point or rally area. Nandun ang mga poster, nandun ang singawan. Yun po, ako po Katoliko. Mari pong hindi ako religyoso, pero takot ako sa Diyos. At never, sana, huwag natin gamitin na rally area yung loob ng simbahan. Katoliko rin po kami. Hindi lang po kayo ang may-ari niyan. Yan po ay ang pag-aari ng lahat na kasapi ng simbahan Katoliko. Okay? Kaya sa akin, yun yung point ko. Yun ang aking take doon bilang Katoliko. I will never, ever, I'll go to church, I'll visit the bishop, the archbishop, cardinal, the priest. Bibigay pugay. Saka kay Jesus, magbibigay pugay ako. But I guarantee you, sa ating mga kapwa Katoliko, na patuloy kong igagalang ang loob ng simbahan. Dahil ang loob ng simbahan ay bahay, sambahan. That's the only way and the only place na pwede tayong magsama-sama, magmisa, magdasal, at manalangin para sa kanya-kanyang kabutihan na kasabi ng Iglesia Katolika or Catholic Church. So sa akin yun ang take. Yung opinion nila ni Ambassador Lito Banayo, maybe he's also a Catholic.
yung opinion ni Ernest, maybe social Catholic. Ewan ko ang opinion ng taong bayan na Katoliko na ginagamit yung simbahan as rally area. Hindi ko alam sa kanila. But ako, sa akin, I am offended as a Catholic. Hindi ko alam kung na-offend din yung ibang Katoliko. But then again, we guarantee you, we'll continue to go to church, say a little prayer, tapos bigay galang sa ating mga kapareyan, and we will continue to seek endorsement of religious group. Why not? Bakit hindi? For now, Why not? Habulin namin yung flight kasi masasarap ko kami. Kaya binadali namin.